Nabalita ko po kayo. So itong gantong klaseng career ay talagang ihanda niyo po yung katawan niyo. Sabi nga nila, health is wealth. So ay nako. Pasensya na po. Reggie po pala ng Reggie Rich TV sa mga hindi po pala nakakilala. Grabe, sobra pong sama ng pakiramdam ko nitong nakaraang 5 araw. At ngayon palang bumubuti-buti ang aking pakiramdam. At kaapo na hospital na ako. Kasi nga nakakuha tayo ng virus to sa pinagpa-practice ko ba natin. Imagine for 1 month, nakadalawang sakit ako. Sabi ko pa naman, magdadalawang trabaho ako dito. Mukhang hindi yata ako tatagal sa gantong career eh. Kasi ngayon pa, ang dami ko na nagigisakit. Kahapon, nasa hospital ako, talagang hindi ko na kinaya. Kasi umaga pa lang, bumagsak yung blood pressure ko. 67 over 54. Grabe, no? Baba. Tapos nung sabi ng ate ko, kumain lang ako. So, hindi pa kasi nga ako makakain yung time na yun. Kasi nga, wala akong gana kumain. Walang panlasa. Nag-COVID naman, nag-COVID test naman ako. 2 beses na, pero wala naman akong, turn out na negative. So, nag-alala pa rin ako kahit paano. Pero nung kumain ako, nag-normalize naman. So, yun. Pero nahihilo-hilo nga ako kahapon. At nagpunta na talaga ako sa hospital. Kasi talagang gusto kong malaman kung ano nangyayari. Kasi kahit anong inom kong gamot, wala pa rin eh. Talagang hindi ko na maintindihan yung nangyayari sa akin na kahapon. Talagang pati yung ubo kasi matindi eh. Dry na dry, wala siyang phlegm pero dry na dry na. Ang sakit talaga dito, hanggang gumuguhit dito. Nakapag-inubo, maya't maya, pagka naman, kumbaga hindi masyado yung ubo eh. Pero pag umatake yung ubo, talagang parang may huhugutin sa ganto mo eh. Tapos may para ba siyang may nilalabas na para ba machocho ka. At one point, nahirapan ako huminga eh. Muntik pa akong madali kasi talagang nahirapan ako huminga nun. Noong isang araw. But anyway yun, sabi ng doktor, hindi raw to bacterial kundi virus. Hayaan ko lang daw, itigil ko raw yung antibiotic. At hayaan ko lang daw. Usually it takes 1 to 2 weeks. Eh nakaisang linggo na ako, so itong ubo ko na to ay tatagal. Pero buti na lang yung sakit, yung lagnat ko, na bumalik na uli yung energy ko. Kasi yun naman sakit eh, may kombinasyon na sakit eh. Na hindi ka makakilos. Kaya po talagang lambot na lambot ako, tsaka giniginaw pa rin talaga ako kahapon. Pero ngayon dahil yung sinabi ng doktor kahapon sa may 7 o, sabi niya, tigil mo yan, itong inumin mo, combine mo yung Tylenol at tsaka Advil yan. Ano yan? Shoot sa balde. Tama nga naman siya. Ayun, lumakas ako na para na-regain ko agad yung energy ko. Kaya, yun, binabalitaan ko lang kayo. Yan po update ng aking question dito sa aking bagong tinatahak na bagong career. Talagang ang hirap po pala talaga itong papasok. Tagal ko na rito sa Canada. Hindi ako nagkasakit ng ganong katagal. Tapos ngayon, isang buwan lang, 2 sakit na kaagad. Grabe. Dahil lang doon sa ginagawa kong practicum as healthcare aid. Kasi nga, marami kasi doon sa mga residente ay sigurado nakuha mo yun. Kasi minsan binubuhat mo sila. Iba doon, umuubot pa sa harapan mo eh. Kahit ba sabihin mo nakamask ka, pero hindi guaranteed yung mask, Kasi talagang kahit nga yung upo-upo, naaamoy mo. So, ibig sabihin, may pumapasok at pumapasok pa rin talaga doon sa na yun. Kaya hindi pa rin guaranteed talaga ang mask. Kaya, so yun. Yun po yung dahilan. Kaya po ako nagkasakit. At hindi lang po ako, dalawa o tatlo yata ang kaklase ko. Eh, ganun din. Siguro, kailangan patibayan natin yung... Kumbaga naninibago yung katawan natin sa ganong environment, di pa rin talaga kilala ng katawan natin yung mga ganong bacteria doon. Kaya ngayon, yun pala lumalaban yung mga immune system natin. Pero buti na lang kahit paano, medyo bumuti-buti. Ang masakit kahapon, halos lahat eh. May,
atching ako ng atching, ubo pa ako ng ubo. Tapos nagkaroon pa ako ng runny nose, talagang sumasabog na yung sipon ko. Tapos ano pa, on and off yung sakit, ginigita ako. Kaya sabi ko, ano ba, pwede, ano ba to? Nadidepress na ako, talagang di ko na alam kung anong gagawin ko talagang sisira na yata yung ulo ako. Kaya sabi ko, liya, punta na tayo sa ano, sa hospital. Kaya, ayun, hopefully by Monday. Pero sigurado ma-extend yung aking ano, dapat April 9 tapos na ako. Pero ma-extend sigurado na 5 araw, gawa nang kailangan ko i-make up yung 5 araw. Pero bahala na balita kasi gusto ko na nga makapagsimula para kumita na ng pera dahil talagang sobrang wala ng pera eh. Wala ng income. Kailangan kumita na talaga. So yun po, binabalita ko po kayo. So itong gantong klaseng career ay talagang ihandaan nyo po yung katawan nyo. Sabi nga nila, health is wealth. So talagang kailangan natin ano, paghandaan mabuti yung kalakasan ng ating katawan para at least hindi po tayo kagad-kagad agad-agad dadapuan ng sakit. Kasi ako, hindi naman ako nagbabitamins eh. Siguro, yun ang isang dahilan. So, yun. Pasensya na po kung hindi po ako nakakapag-vlog parati. Pero, basta ano, i-update ko po kayo sa mga nangyayari sa gantong klaseng career para sa gayon. Kung ito ba'y para sa inyo o hindi, di ba? Ano, pero kasi kailangan ko lang talaga magbago ng career para for a change sa buhay. Malaman natin, baka ito magdala sa atin ng tagumpay sa buhay. So, samahin niyo po ako. Kung umabot po kayo sa portion na to, maraming salamat po. At kung meron po kayong gustong ipa-vlog sa akin, especially dito sa Canada, sa Winnipeg, let me know para at least ano. I-vlog natin. Ulit, maraming salamat po. Bye-bye!